Yo, what's up mga bossing? Sa ngayon ay ang kababayan naman natin na si Jordan Clarkson ang pag-uusapan natin sa ngayon. Dahil nga sa kasalukuyang pagiging free agent niya sa katatapos lamang ng kanyang season sa Utah Jazz. Eh bakit nga ba posibleng lumipat siya ng team next season? At saang team nga ba siya na mabagay kung sakali? Pag-usapan natin yan mga boss tara. Pero kung bago ka nga lang dito sa Space Jam PH, pakiclick naman ang subscribe button at ang bell icon na nasa tabi nito para pwede ka makapanood ng mga video kagaya nito. Dahil nag-upload ako ng ilang mga basketball highlights at hot topics na siguradong swak sa panlasa mo. And also don't forget to hit the like button on our video. Pagkatapos ng isang masaklap na pagkatalo ng Utah Jazz sa first round ng Western Conference Playoffs kontra Denver Nuggets, ay hindi nga maiwasan na pag-usapan sa mundo ng basketball, particular sa NBA, kung ano na nga ba ang magiging susunod na hakbang ng Utah Jazz na isang most promising team ng liga. Sa nagdaang dekada ay isa na siguro ito sa matatawag na one of the best team roster ng team na kitang-kita naman na halos abot kamay na nila ang tagumpay sa first round ng playoffs na sadyang kinapos lang talaga sa dulo. Pero posible nga kaya na lumipat na ng team si Jordan Clarkson next season? Bago pa nga mag-umpisa ang NBA bubble ay nag-expired na din ang kanyang 4-year $50 million contract na pinirmahan niya noong 2016 nung siya ay nasa LA Lakers pa lamang. Dahil nga dyan ay kasalukuyan siyang free agent ngayong NBA offseason. Sa isang interview nga sa kanya ay ito ang nasabi niya. It was definitely a great experience being here with the team. I can't tell the future or anything like that. But whatever happens, happens. It's a business and I know I had a great experience here. Great time here. I love my teammates here. So definitely, let's see what happens. Sa mga nasabi niya niyon, hindi pa nga din siya nakapagbibigay ng ilang mga detalye kung balak na nga ba niya talaga lumipat ng team next season. Pero dahil nga nasa maximum salary cap na din ang Utah Jazz ngayong season at nagkataon naman na maganda naman ang naging performance ng isang free agent Jordan Clarkson, hindi malayo na humanap na nga ito ng isang team na makapagbibigay sa kanya ng mas magandang kontrata sa susunod na season sa liga. Sa loob ng kanyang 42 games sa Utah Jazz ay nag-average lang naman siya ng 15.6 points, 2.8 rebounds at 1.6 assists per game na merong 46% shooting percentage at 36% beyond the arc. Isang New York Knicks na pwedeng puntahan niya next season maliban kasi sa mabibigyan siya ng mas magandang kontrata dito naghahanap din ng Knicks ng isang 6-man player na pwedeng magbigay ng malaking impact sa bawat laro. Nasa tingin ko naman ay suwak na suwak ang kababayan natin dito sa New York Knicks kung sakali. Isa din ang Atlanta Hawks na pwedeng kumuha sa kanya dahil magkakaroon ng bakanteng pwesto kung sakaling lumipat din ang free agent point guard na si Jeff Teague na merong $19 million annual salary kumpara kay Jordan Clarkson na meron lamang average na $12.5 billion annual salary. At kung mabibigyan pa din ng mas magandang kontrata si JC ay pwede pa din siya bumalik sa LA Lakers kung saan unang siyang nakapaglaro. Dahil nga free agent na din next season ang dalawang point guard ng Lakers na sila Kentavious Caldwell-Pope at Rajon Rondo. Isa din sa team na nakikita ko ay ang team ng isa pa nating kababayan na si Coach Eric Spoelstra sa Miami Heat. Noon pa kasi matunog ang balita na ito na ang last season ng point guard nila na si Goran Dragic sa NBA. Dahil for some reason, posible nga daw na bumalik na ito sa kanyang home country sa Slovenia para doon magpatuloy ng kanyang pro basketball career. Pero mga boss, naniniwala pa din ako na mas deserve ni Jordan Clarkson ang mas magandang contract at playing time sa next season. At ngayon nga free agent na siya, sigurado naman ako na madami ang mag-aabol sa kababayan natin para kunin ang kanyang serbisyo. Pero mga boss, saang team nyo nga ba gustong makita na makapaglaro ang kababayan natin next season? Tara, i-comment nyo lang sa baba at isa-isa nating babasahin yan. Thank you guys for watching. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Ito ang Space Jam PH. Goodbye.